Manood, makinig, matuto. Manood, makinig at matuto. May aral natin ang kwento ng bayan ko. Magandang araw mga bata! Isang bagong paglalakbay na naman mula sa kaban ng mga kwento ng bayan ko ang ating pagsasaluhan ngayon. Ako nga pala si Teacher Joanne na maghahatid sa inyo ng mga kwentong kapupulutan ng aral. Ang inyong mapapakinggan ay isang kwento tungkol sa pamilya ng mga kulay kung saan ang bunsong anak ay nakakaranas ng pangungutya at pagmamaliit ng kanyang mga kapatid. Dahil sa tindi ng lungkot na kanyang naranasan, siya ay umalis sa kanilang tahanan at nakarating sa mundo ng mga halaman. Ito ay pinamagatang ang Makulay na Pamilya. Isinulat ito ni Lisa M. Horonadal mula sa Lutayan, Sultan Kudarat at iginuhit naman ni Jonery D. Silaw. Binigyang buhay naman ito sa anyo ng audiobook ng inyong lingkod, John Sure F. Iturralde mula sa Sangay ng Sultan Kudarat. Handa na ba kayong maglakbay sa kaba ng mga kwento ng bayan ko? Halina't makinig! Si Berberde, ang bunsong anak ni Nanay Violeta at Tatay Azul. Gaya ng kulay niya, siya ay mabait at mahinahon. Ibang-iba siya sa kanyang mga kapatid na sina Dandalandan at Daldilaw. Madalas siyang tuksohin ng kanyang mga kapatid. Ano ba yan, Berberde? Ang pangit ng kulay mo! Masyado kang malamig at malamlam sa mata. Di tulad namin! Tangungutya ni Daldilaw. Oo nga, umusog ka nga ng kaunti at baka mahawa kami ng kulay mo. Sigaw ni Dandalandan na parang nandidiri kay Berberde. Awang-awa si Berberde sa kanyang sarili, kaya naisipan niya na lumabas sa tirahang kahon. Naiiba ako! Hindi ako nababagay sa mga kulay nila! Hagulgol ni Berberde. Kinabukasan, nagising ang mga pamilya at kanilang napansin na wala na ang kanilang bunso na si Berberde. Nasaan ang kapatid nyo? Nag-aalalang tanong ni Nanay Violeta. Berberde pala ay napadpad sa isang tuyot na hardin. Anong nangyari sa inyo? Nag-aalalang tanong niya. Masyadong mainit na ang panahon, kaya kami ay nalanta at nag-ibang kulay. Sagot ng isang nanghihinang halaman. Nakakaawa naman kayo. Kung may magagawa lang sana ako. Malungkot na sabi ni Berberde. Pagyukon niya, ay biglang kuminang ang kanyang mga paa. Nagulat siya dahil biglang kumikilos ang mga ito kahit hindi niya sinasadya. Anong nangyayari sa akin? Bakit hindi ko mapigilan ang aking mga paa? Nalilitong sabi ni Berberde. Natumba si Berberde at aksidente niyang nahawakan ang isang tuyot na halaman. Nagulat ang lahat nang makitang parang mahikang naging kulay berde ang nahawakang halaman ni Berberde. Wow! Ang galing! Kulayan mo rin kami, Berberde! Pakiusap ng mga pananim. Masayang kinulayan ni Berberde ang buong hardin. Lundag dito, lundag doon, at ang bawat halaman na kanyang mahahawakan ay nagkakakulay berde. Yippee! Ang saya naman ito! May silbi pala ako at ang kulay ko! Maraming salamat, Berberde! Tuwang-tuwa ang mga halaman dahil bumalik ang dating tingkad ng kulay nila. Salamat din mga kaibigang halaman dahil natutunan kong pahalagahan ang aking kulay, sambit niya. Hindi alam ni Berberde
na nasaksihan ng kanyang nag-aalalang pamilya ang kabutihang kanyang ginawa. Nilapitan nila ito at niyakap. Patawarin mo kami, Berberde! Wika ni Nadandalandan at Daldilaw. Naging maayos na ang pakikitungo ni Nadandalandan at Daldilaw kay Berberde. Kasakasama na nila ito sa kanilang paglalaro. Masayang-masaya si Nanay Violeta at Tatay Azul sa kanilang mga anak. Dahil dito ay lalo pang naging masaya ang makulay na pamilya. At dito nagtatapos ang kwento natin sa araw na ito. Sana nagustuhan ninyo. Hanggang sa muli! Ang kaban ng mga kwento ng bayan ko ay mula sa anim ng Bureau of Learning Resources at ng mga Learning Resources Management Section ng Kagawaran ng Edukasyon. Manood, makinig at matutok.